Hello guys, dito sa ating video ngayon, sabi ko nga noong nakaraan, tutuloy natin yung ating floor plan. To lalagyan natin ng section. So dapat sana ang ilalagay natin mga electrical at saka CCTV. So mas maganda na tapusin muna natin yung tawag dito, yung sectioning ng ating drawing. So, by the way, ang ating project is commercial building, first floor, second floor, tsaka may basement. So, yun ang ating project. At tsaka ang ating gagawing plano, draft lang ito. So, ibibigay natin sa civil engineer. Pag natapos, ibibigay natin sa civil engineer, tsaka sa mga electrical engineer, para sila yung gagawa ng more detailed na drawing para sa ating building permit. So, pag natapos natin ng ating plano, magkakaroon na tayo ng approved building plan. Kaya pwede na nating i-execute ang ating project sa site. Kaya kung bago ka pa lang dito sa ating channel, please like, share, and subscribe. Tsaka huwag mo na rin ipagkait na pindutin ng bell icon para lagi kang updated sa susunod kong i-upload na video. Thank you. So, ngayon, itong nakikita nyong staircase na to ang gagawin natin ng section. Yan. So, gaya ng dati, mag-i-insert pa rin tayo ng object shapes. Ang typical natin ini-insert rectangle. So, babaguhin lang natin yung properties niyan. Ayan, kulay. Yung line weight niya. So, yung stair na yan, pre-project ko lang yung lines para mabuo natin yung section. Kaparehas nung width nung staircase. So ang width niyan 1 meter 1 meter at saka 1 meter din. So at yung height naman niya 2 meters sa landing, 1.7 yung papunta dun sa landing. Kaya yan, copy paste lang tayo ng mga lines at saka gawin nating group. So yan, pag nahihirapan kang magawa ng straight line, i-isolate mo muna siya para ma-modify mo siya ng maigi. Yan. Itong line na to ginawa ko para sa second floor at saka landing. Yan naman yung column. So may mga column din kasi yan. Ito naman yung object na yan para dun sa pipe rack, kasi diyan ko ilalagay yung mga GI pipe. Yan, resize mo lang tsaka move siya na yan. Okay, so sunod naman ito yung division ng mga reinforcement steel. Yan. Maliit lang kasi yung pwesto ko, kaya ginawa kong plano na to para ma-organize ko sila. Ma-maximize ko yung spaces. So, itong isa naman na to, lagayan ng tawag dito, plywood at saka yero. Yan. So, i-group ko lang yung mga yan para pag minodify ko, madali lang. Yan, natira na isa. So, good to go na yan. Okay. Yung hidden line na yan, kung mapapansin ninyo, katapat, magkakatapat sila. Pare-parehas ng unit yan. 1 meter. Kaya, accurate naman yung measurement natin dito sa drawing natin. Maski Excel lang ang gamit, accurate din. Kasi ang isang square unit 1 meter by 1 meter. So yan, nagdadagdag ako ngayon ng mga shelves para sa
mga materyales. Ito naman yung rack ng plywood at saka yung yero. Mapapansin niyo, nilalagyan ko sila ng reference line. Ayan, i-adjust ko yung ginawa ko kanina. Yan yung magiging section nung ginawa natin na floor plan. So, yan, mga shelves pa rin yan para mapaglagyan ng gamit. Nilagyan ko ng size yung plywood at saka yero para gaya nyan, yung isang yan, yan yung GI pipe. Yan naman yung plywood at saka yero. So may natitira pa ako dyan na almost 1.5 na working space base dun sa in-scale kong mga square unit. So okay na yan. Ngayon ang gagawin naman natin maglalagay tayo ng labeling. Gaya na nga nung sabi ko kanina, yan yung slab ng second floor. Yan naman yung magiging landing. So mag-i-insert lang tayo ng object. Baguhin yung kanyang properties. At okay na yan. Madali lang maintindihan ng babasa. Kasi kaya ginagawa ko ito, yung misis ko yung magso-supervise nung construction, kaya at the early stage ginagawa namin tong plano na to para ma-discuss namin kung anong maganda dun sa aming project. Kasi hindi naman siya technical people para madaling maunawaan, kaya ginagawa ko itong ganitong type ng drawing para madali niyang maintindihan. Kasi kailangan din natin na i-consider yung ideas niya. Kung anong mas makakabuti sa project, yun ang ini-implement natin. So, ayan na guys. Tapos na natin yung section ng ating staircase, pati yung mga shelves. So, yan yung mga hidden line. Pag pre-project mo siya, nakatama siya dun sa ginawa nating skills. Section pala, sorry. So, yan. Madali lang naman na intindihin yan, lalo pag binasa na ng professional na engineer, alam niya na yan. So for the sake of instruction sa misis ko kay Sally, ginawa ko ng lahat para maging detalyado at madali niyang maintindihan. So yan, babaguhin lang natin yung title ng lalagyan natin ng title yung ating section. Section drawing. Yan, kinopy-paste ko lang yan. Yung staircase natin, kasi typical nga yan. At saka siya rin lang yon. Yan yung lapad niya. 1 meter, 1 meter. Tapos sa yan yung mula flooring hanggang sa landing may 1,700 ako na nilagay para at least pag nakatayo ako may space pa yung pipe rack natin. Yan, so okay na yan. Parehas lang yan yung dalawang staircase na yan. Kinopy-paste ko lang para magkaroon ng hindi nagsisiksikan yung level natin at dimension dun sa isang drawing. Ito naman yung front view ng 2-story commercial building natin plus basement. So nag-insert din lang ako ng rectangle na 19 meters na yan ang lapad, kasi mayroon siyang canopy. Kaya 19 meters. Pero yung original niyan 18 meters yung wall to wall. So copy paste lang tayo sa ating lines. Tsaka move. Kung mapapansin ninyo, may bilog na maliit yung aking lines na ini-insert. Nagtatagil kasi siya
nag-automatic, kumbaga sa AutoCAD yan, minamagnet niya yung mga joints para doon siya automatic na kumonek. Yan. So, pag gumawa ka ng section at saka views, magre-repair ka parati dun sa floor plan mo para may i-align mo yung mga objects na kailangan mo lagay. Dito naglagay ako ng footing sa ilalim. Yan. So yan yung store natin, yung bodega. So lalagyan din natin ng bodega yan. Nag-drawing ulit ako ng isolate na drawing. Na-isolate ko siya para madali ko siyang ma-modify. Gagawa tayo ng object na i-re-represent niya yung roll-up para sa ating storehouse, storeroom. Yan, cap. Ginawa ko siyang group at madali ko siyang ma-move, mailagay sa dapat niyang paglagyan. Okay. Copy-paste lang itong staircase kasi kaliwat-kanan ng ating building. Dapat mayroong access para in times of emergency, mayroong pagtakbuhan yung may magawang access yung occupants natin. So ito naman, nilagay ko dito yung sa terrace na yan, yung sa canopy. Yung object na in-insert ko, ginawa kong transparent para makita lang yung may pakita ko sa inyo yung slab. So yan naman yung windows, mga bintana. Yung size ng mga bintana, pwede ka rin mag-refer dun sa ginawa kong plano. Nandun yung mga sizes nila. Kung makikita ninyo, mga rectangle lang yung mga yan. At saka modification lang dun sa kanilang properties. Papalitan ko yun ng kulay brown at isesend back ko siya para hindi niya matabunan yung sa canopy natin. So ganyan lang kadali guys ang paggawa ng drawing sa Excel. Ito naman ngayon yung ginagawa ko ngayon, itong existing ground. Ibig sabihin, yung existing ground na yan, yan yung ngayong present, siya yung palayan namin na agricultural land na kinonvert into commercial lot. So obligado na i-project din natin ito sa drawing para makita natin yung references. So yan yung ginawa kong representation niya dito sa ating ginagawa nating draft sketch para maibigay kay engineer. So yan, kompleto na ang ating existing ground. Dito naman maglalagay tayo ng roll up. So base dun sa plano na ginawa natin, may mga roll up tayo dun, diba? So yan, kakargahan din natin ng roll up kasi nga nasa front view tayo. Makikita mo eksakto yung gusto mong yari nung building. So yan, copy paste lang tayo. Okay, i-move natin doon. I-send back ninyo parati yung drawing kasi para hindi matabunan yung ibang element. So yan, madali lang yan, copy paste lang tsaka hilahi, konting hila lang at tsaka alignment, okay na yan. So, okay, good. Ito namang ginagawa natin ngayon, maglalagay tayo ng elevations. So ang elevation napaka importante na reference ng ating mga karpentero at tsaka kay foreman. So yan yung roofing level natin. Copy paste lang yan para mapadali ang ating trabaho. Yan yung sinasabing elevation. Okay, second floor level.
Yan, existing level, ground level. Siya na yun yung tubigan namin ngayon. So yung existing ground level, ginawa kong zero. So zero yan, ibig sabihin yun yung reference level ko mula ground, mula doon sa flooring ng basement. Meron akong 60 cm. Kasi balang araw, pag nag-backfill ako, at least mas mataas pa rin yung mas mataas pa rin yung flooring ko kumpara dun sa existing ground level. So yan yung mga details ng section natin. Okay, kumpleto na natin ang ating plano mula basement, first floor, second floor at saka mga section natin. So ganyan lang kadali guys. Makikita ninyo yan sa ating details. Naka project lahat yung linya, naka-connect siya dun sa section at saka dun sa floor plan. Ayan. Yan naman yung sa ating lagayan ng plywood at saka yero. Yan naman yung staircase. Nagkakalinya sila lahat. I-blow up natin para mas maintindihan. Structural floor level, second floor, structural floor level. Hindi ko na-edit yun. Landing sana yun. Yan. Titingnan nyo yung magkaka-align yung mga yan. Ganyan pag gumawa ka ng section. At least maliwanag. Yan. Okay na. Kompleto na yung ating plano. At ito na nga yung ating yan. I-edit ko muna yan. Match properties lang tayo. Yan. Pogi na. So, yan na ngayon yung ating yung kabuuan na ng ating front view. Hindi ko maipakita ng maigi yung side views niya, ibang views kasi limitado lang itong ating trabaho dito sa Microsoft Excel. So yan yung mga footing. Yan yung mula existing ground hanggang basement, naglagay ako ng 60 cm. Tapos may diferensya na 3 meters every slab, may 3 meters ako na nilagay. Yung first floor level doon sa 300, doon sa 600, nag-add ako ng 3 meters, so 3600. Umangat siya ng 3600, yun ang elevation ng aking first floor. So additional 3 meters ulit, nagkaroon ako ng 6600 plus 3 meters, 9600 para sa roofing level naman. So yan yung elevations doon sa bandang kaliwa ng ating monitor. Yun yung distansya ng floor to floor. So alam na yan mga karpentero natin ni Foreman kasi mga experienced people na rin naman sila. So yan, yan yung representation ng ating roll up kasi nga commercial building. At saka itong staircase natin, mali ang orientation kaya ayusin natin. So ganyan dapat. Yan, yan ang tamang orientation yan. Kasi guys, hindi lang tayo basta copy paste ng copy paste. Kailangan din nating siguraduhin na tama yung ating kinaka-copy paste, lalo na yung kanilang mga orientation. Yan. So okay na. Hindi na siya malalaglag. Yung ating roll up tsaka yung ating staircase. Ito naman yung additional na 1 meter yung staircase natin manggagaling sa pwesto. Yeah. So maliwanag naman, klaro naman ang ating drawing kahit nasa galing lang sa Microsoft Word, Microsoft Excel. So yan yung canopy natin, typical lang yan pang cover ng sa atin doon sa roofing. Yan. So far happy naman ako dito sa naging resulta ng ating drawing. Kaya okay naman.
Yan. So may second floor plan, first floor plan, okay na. So basement. Nating magiging topic eh kung paano natin ginawa at saka yung positioning ng ating CCTV camera, yung lighting features natin. Yan. Tuturo ko sa inyo kung paano ko ginawa yung mga yan. Tsaka yung electrical outlet, light switch, tsaka yung sa data. Yan. So, reminders lang guys, itong ginagawa natin na drawing na to, hindi siya ganun na, hindi siya pang subject for building approval. So, kailangan pa rin natin ng help ng civil engineer professional para sa paggawa ng plano. Kasi sila yung license na individual at saka sila yung license ka na individual para gawin ang building permit. Yan. Kung naging interesting itong video at meron kang natutunan, please like, share, and subscribe. At saka huwag mo na rin kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod na i-update, i-upload kong video. Thank you guys. Hanggang sa muli. Paalam.